Arestado naman ang isang babae na nadamay sa ginagawang scam ng jowa niyang Nigerian. Pinagbukas kasi si ate ng bank account na gagamitin lang pala sa kalokohan. Magbabalita si Carrie De Leon. Tanga-tanga. Hindi kasi ang mahilig mag-discussion eh. Basta sinabi niya, yun, naniniwala lang ako, gano'n. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ni Gladys matapos ang pagpayag niya noon na magbukas ng bank account para magamit na kanyang ex-boyfriend sa mga transaksyon. Nagulat na lang ako. Punta siya. Tapos sabi niya, update the China Bank. Then, na-update ko. May pumasok na 1.8. Then, nung in-update ko, pinag-withdraw niya na ako na 1M noon. Jamaican ang pagkakakilala ni Gladys sa lalaking nagpatibok sa kanyang puso. Huli na nang malaman niyang Nigerian pala ito at kawatan. Isa ako sa victim siguro dito sa tatanga-tanga. hindi kami makaintindihan kahit sa English niya. Minsan ginugugle ko pa. Kamakailan may nakakpa ang grupo niya na Indian national na may katransaksyon via email sa Singapore at sa bank account ni Gladys ipinadala ang pera. Itong mga suspect ay nagpanggap bilang yung business partner ng biktima. Yung email address ng totoong kausap ng ating biktima, dinagdagan lang nila ng isang letra. So hindi napansin ng biktima na iba na pala yung kausap niya. Dalawang beses pa nakapag-withdraw ng total of 1.4 million pesos si Gladys mula sa nasabing transaksyon. Nang kukunin na niya natitirang 400,000 pesos na itimbre na pala ng biktima kaya nadakip na siya ng mga pulis. Doon niya nalaman na fake pala yung account dahil hindi natanggap nung kanyang business partner yung pera. Doon immediately nag-report na siya doon sa bank and yung bank nalaman niya na nagkaroon na ng mga multiple withdrawals. Agad inginuso ni Gladys ang dalawang Nigerian na naghihintay sa kanya sa labas ng bangko. Nasa bat sa sasakyan ni na Samuel Namso Ensomchi at Tejan Bamidale ang 1.4 million na cash, mga ID, gadget at passbook. Kasabay ng pag-aabla sa kanila ng estapa at paglabag sa computer fraud, naganap rin ang breakup ni na Gladys at ni Bamidale. Huwag na kayo umibig. Kasi hindi naman kailangan umibig pa tayo, kailangan mahalin natin sarili natin. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.